mag-a-assassin ka na, lads. Di guys, backshot pa rin ako sa tournament, tsaka pred rin. Abangan nyo hero ko sa ESL, ha? Backshot pred rin, akay guys. Distan nyo na. Naglalak ng mga daliri mo sa assassin. True yan guys, true. Kaya kung backshot lang ako guys. Ayoko na mag-damage guys. Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong sinabi ni Carl TC na di umano, naglalak na daw ang kanyang daliri kaya naman tank jungler pa rin daw ang kanyang gagamitin dito nga sa ESL. Gaano nga ba katotoo ang bagay na yan? Ngayon nagbabalik na nga ang assassin meta. Hindi ba sasabay itong si Carl TC sa pamamayagpag ng mga assassins ngayon? Paano na lang siya makakasabay dito nga kay Sekis? Bukod nga rito kapatid, Flap TC ready na daw na mambalagbag ang AP brand dito nga sa ESL. Pero Super Marco wala sa lineup. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong sinabi ni Carl TC na di umano naglalak na daw ang kanyang daliri. Kaya naman, auto akay at backshot na naman daw ang kanyang gagamitin. Dito nga yan sa Snapdragon dahil kalahok din itong kuponan ng Echo PH sa tournament na yan. Dito nga kapatid ay maglalaban-laban ang mga kampyon ng MPL PH, pati na rin ang kampyon ng MPL Indo at andito rin ang kampyon ng MPL MY, na kung saan sobrang hirap nga kalaban ng mga ito, lalong-lalo na nga itong kuponan ng SRG dahil pinakitaan nga tayo nitong Nesekis dito nga sa assassin meta ngayon. Isang patunay na nagbabalik na talaga ang assassin jungler dito nga sa mga tournament at syempre dito nga sa Mobile Legends. Kaya naman kung ganyan nga ang gagawin itong ni Carl TC ay baka hindi nga siya makasabay dito nga kung ano ang meta ngayon sa Mobile Legends kapatid. Dahil kung sinasabi nga ni Carl TC na naglalak na daw ang kanyang daliri at hindi na nga siya kasing bilis noon na gumamit ng assassin, ay magiging problema talaga yan ng Echo PH. Tila'y hirap na rin kasi itong mga tank jungler ngayon sa mga assassins dahil nangyari na nga yan kapatid dito nga sa grand finals ng MSC 2024 ng NAG. Akay nga itong si Kyle TC, samantalang ito nga si Sekis ay nag-assassin. Kaya naman nahirapan nga itong AP Brent sa pagkakataon na iyon. Sobrang bilis kasi mag-farm nitong ni Sekis kapatid dahil yan talaga yung magiging advantage nitong ang assassin meta kung tank jungler nga ang inyong gagamitin. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid ay talaga nga namang sisikat na naman ang pabilisan ng daliri dito nga sa mga tournament na makikita rin natin dito nga sa ESL. Pero ngayon pa lang ay sinasabi na nga ni Carl TC na baka hindi siya sumabay dito nga sa assassin meta. Pero tingnan pa rin natin ang bagay na yan kapatid dahil sa livestream nga ni Carl TC ay gumagamit nga siya ng mga assassins na kung saan tila'y ini-spam na nga ni Carl TC yung mga hero na madalas niyang ginagamit noong uso pa nga itong assassin meta. Baka sarcastic lang ang pagkakasabi ni Carl TC na hindi siya gagamit ng assassin meta at bukod doon ang gagamitin niya daw ay akay at baksha. Pero kung titingnan, iba ang sinasabi ni Carl TC sa kanyang ginagawa dito nga sa kanyang live stream. At tandaan natin kapatid, hindi magkakaroon ng Lancelot M2 skin itong AP Brand kung hindi rin dahil dito nga kay Carl TC.
PC at hindi pipiliin ng Bren Esports ang Lancelot nang wala lang. Si Carl TC kasi kapatid ang kauna-unahang nakapag-savage dito nga yan sa M2, kaya naman naging tatak nga ang pangalang Carl Tusok sa mga oras na iyon na ipinangalan nga sa kanya ni Manjin. Kumbaga, sobrang solid din talaga ni Carl TC kapag assassin nga ang kanyang gamit-gamit. Yung mga hero na tumutusok-tusok, gustong gusto yan ni Carl TC. Pero nawala nga yung ganyang prime ni Carl TC matapos kang mapalitan ang meta ng mga jungler. Pero ngayon finally ay ibinabalik na nga ni Munton ang meta na yan. Sana ay makita pa rin tayo dito nga kay Carl TC ng mga Lancelot, Fanny, Ling, Hayabusa at yung mga meta ng mga assassins ngayon na kagaya nga ng kanyang ipinakita dito nga yan sa MSC 2024, na kung saan noong naglaban kasi sila ng AP Bren dito nga sa semifinals kapatid, hindi nga natin nakitaan itong si Carl TC na gumamit ng assassin, kaya naman nahirapan sila sa kuponan ng AP Bren. Ganyan na ganyan ang mangyayari sa Echo kung sakaling magta-tank jungler pa rin itong si Carl TC dito nga yan sa ESL. Kung nakapag-assassin, sana itong si Carl TC noong naglaban sila ng AP Bren, baka palag-palag pa. Hindi kagaya ng kanyang ginamit na Akai at Baksha kapatid na wala ngang nagawa dito sa kanilang laban. Sa pagpapatuloy nga kapatid usaping, ESL pa rin tayo na kung saan. Ayon mismo, dito nga kay Flap TC ay ready na daw sila mambalagbag dito nga yan sa ESL. Ang ESL nga kapatid o Snapdragon Finals Challenge ay magaganap nga dito sa Malaysia na baluarte nga itong nagkampiyon sa MSC 2024 na SRG. Kumbaga dito pa lamang kapatid ay may masasabi ka na ngang home court advantage para nga yan dito sa SRG, na kung saan makakabawi na nga ba itong pambato natin na AP Bren sa SRG. Yan din kapatid ang isa sa ating abangan dito nga sa ESL, o patuloy pa rin yung sinasabing 100 days plus nitong kuponan ng SRG sa pagiging win streak dito nga yan sa mga international at local tournament na kanilang sinalihan. Kung gaano nga kahanda itong pambato natin na AP Bren na kagaya ng sinasabi ni Flap TC, abay masasabi natin na masandang handa nga itong kuponan ng SRG. Nasa kanila ang momentum ngayon kapatid, at syempre may confidence nga sila na matatalo nila ang mga pambato natin dito nga sa International Tournament ng Mobile Legends, na kung saan dito rin ay makakalaban nitong SRG ang Onyx Indonesia. Dalawang beses pa lang kasi nagtapat itong SRG at Onyx Indo, at 1-1 pa nga ang naging score dahil best of 2 lamang ang laban, at hindi na nga umangat pa dito sa playoffs itong kuponan ng Onyx Indonesia. At least ngayon kapatid ay magkagrupo nga sa group stage itong Onyx Indo, SRG at itong AP Bren, na talagang pambalagbagan talaga ang mangyayari sa group stage pa lamang. Aabangan nga natin ang mga bakbakan na yan ngayong linggo na nga yan kapatid, July 28. Kaya sa tingin ko, diktikan ang labanan dito nga sa group B ng ESL. Sana ay makabawi ang ating pambato na kagaya ng sinasabi ni Flap TC kapatid, na handang-handa na sila mambalagbag dito nga sa Snapdragon, lalo na't mukhang wala nga si Super Marco sa kanilang lineup, na kung saan malaking kawalan yan para nga dito sa AP Bren kung sakali kapatid. Dahil sa larawan nga na ipinost nitong ni Flap TC ay wala nga tayong Super Marco na nakita sa lineup. Pero kung atin titingnan dito sa website ng Snapdragon kapatid, ang nasa lineup nga ay itong si Super Marco, at ang substitute nga nila ay itong si
Pandora. Kaya ang malaking katanungan nga rito kapatid ay kung si Pando nga ba ang papalit dito kay Super Marco. Kung titingnan natin ang kanilang role, abay sobrang labo nga na si Pandora ang pumalit kay Super Marco. Si Pandora kasi ay EXP laner yan kapatid. Kung may papalitan yan dito sa AP Bren, itong si Flaptisi ang kanyang papalitan at hindi si Super Marco. Baka hindi lang sumama itong ang si Super Marco sa Group P nitong koponan ng AP Bren. Pero tingnan pa rin natin ang bagay na yan. Baka ang gawin ng AP Bren dito sa kanilang laban ay dalawang fighter sa magkabilang lane nga ang kanilang gagawin na kagaya ng pinauso noon ng Echo PH na kung saan nagwa-fighter nga itong si Benny Cutie. At ito namang si Sanford, syempre fighter hero nga at EXP heroes nga ang kanyang gamit-gamit. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.